The Lord said unto the servant, go out into the highways and hedges, and compel them to come in, that my house may be filled. Sabay-sabay. For I say unto you, that none of those men which were bidden shall taste of my supper. Okay, let's pray. Lord, maraming salamat sa inyong mga mensahe, Lord. Sa aming ngayong umaga, Panginoon, nahanda, I pray na ito po yung aming ma-take into heart, maintindihan, at i-apply sa aming buhay, Panginoon, makapaglingkod kami ng gusto. Dahil di po lang tolerate ang excuses, Panginoon, di namin ito hahayaan na masanay kami, na magbigay ng excuse, dahilan, alibay, Panginoon, I pray na yung katanggap-tanggap ang aking paglilingkod sa inyo, Panginoon. So I pray ang ibang bagay pa po, Lord, ang mga sakit, Panginoon, mga nangihina, Panginoon, makabalik po yung iba, ang mga upcoming activities, Panginoon, mga bata rin po, Panginoon, i-sustain nyo po ang bagay sa inyong lingkod. In Jesus' name, I pray. Amen. Okay, medyo nga madali tayo, pero nakahabol naman tayo, no? Isang oras to, okay lang. Nay, para sa lahat ba yung pagkain? Kaya pala eh. Sige. Ay, magandang umaga po ulit sa lahat. Title po nito is Without Excuse. Without Excuse sa Tagalog ay walang ano ba? Excuse, dahilan. Walang dahilan, ha? Walang ano nga ba yan? English pa rin yun eh. Alam naman natin yung mga, di ba, mga bata, excuse, alibay. So, walang ganun, okay? Walang rason na hindi maganda. Special excuse. Kaya nahirapan din ako dito kung ano yung mga terms. Tagalog, dahilan lang, you know? Yung dahilan minsan maganda, di ba? Kaya nagdadahilan, hindi maganda. Subtitle natin, Achieving Acceptance of the Lord. So, pwedeng yun din ang title, okay? Pero maganda kasi sa Bible, Without Excuse, and then, yan. So ngayon, napagod na yung battery ko. Isang ano pa. Okay, this time, ang objective natin, obviously, ay syempre hindi tayo maging ano, excuse. Ah, di ako makakatin kasi, fill in the blanks. Natawa talaga kasi sa amin, may mga spill yan eh. Dati gumawa ko ng ganun. So, nakalista na po yun pag gunari. Sa atin ba yun? Basta yung mga tinatawagan nyo, hindi pala kayo tumatawag, yung mga call center, nakalista po yun yung mga ano. Kaya ang tawag doon spill. Kasi sinabing spill, di ba, ang definition na parang walang kwentang salita. Pero minsan, kailangan kasi para yung mga ano, alam nila yung sasagot nila. Pero minsan, kahit di nila alam yung nangyari, may sasagot sila. Okay? So, yun, yung mga excuse. Sir, baka po, ano lang kayo. Ganyan, baka hindi nakasaksak, sir. Hindi gumagana, hindi nakasaksak. So, anyway. So, tayo hindi kasi tayo ganun. Pag expert ka, alam mo dapat nangyari, di ba? Sa tabao yun. Pero, sa ating paglilingkod, sa Panginoon, wala dapat excuse. Eh, basta paano, ano, talagang totoong, kunwari, nasunog yung bahay nyo, syempre naman, di ba? Kaya binagsangan ng aeroplano, pilay ka, alam ka namang, Pame, ba't nasan ka? At hindi ka umaten, di ba? Hindi ko nakikita sa Pame. May nakaano ako dito, may nakapo. May nakapo dito. Dito ka na, Pame. Si Jamie, okay lang. Dito ka lang, mami, yan. Okay. Hindi ako makakapag-soul winning kasi matanda na ako, may sakit ako, bata pa ako. Di ba? Excuse. Hindi ako makakanta ngayon kasi kahit wala, no? Hindi ako makakapasok, hindi ako makakaten, hindi ako mag-memory verse muna kasi may exam. Okay, hindi muna ako kasi wala akong bagong ano, hindi ako nakapag... Di ako nakabili ng bagong damit. Di mo naka-attend. Tama ba yun? Di ako nakapaglabay, Pastor. Galaba ako. So, excuse po yun. At ang excuse ay, ang ano natin dito is negative, ha? So, anyway, pag sinabi namang achieve,
Ano yung sabihin, achieve? So, talagang ginawa mo yung dapat mo magawa, kaya mong gawin, tapos na-achieve mo. So, pwede siyang marating, pero minsan di na narating. Katulad ng mga, lagi sa sample, championship, kung ano man yan. So, pag tinitignan ko dito, di ba? Hala mo, hindi mo kayang kabisaduhin yung limang verse. Isang linggo. Eh, isang kulang pa nga eh. Di ba? Ngayon tayo dati, mga mahaba. Pasto, hindi ko kaya. Apat, lima. Sunod-sunod. Di ba? Hala mo, hindi kaya pala. Achievable. Amen? Amen. Sinabi achieve, nararating, nakakamtan. Pag sinabi acceptance, ano yung acceptance naman? Ito yung mga madrama. Kahit anong gawin ko, yung natanggapin ni tatay, ni nanay, ng niligawan ko, ni boss. Pangit din yung gano'n, di ba? Give up ka na lang. Umpisa pa lang, give up ka na. So, kaya ang pinag-uusapan natin ngayon sa mga ligtas na to, ha? Pero mamaya may example tayo ng mga hindi ligtas. Pero, ang ating goal ngayon ay paano mga kapatiran ay i-please natin yung Diyos. No? Bigay natin yung service na maayos. Katanggap-tanggap kasi pwede naman. Amen? Kaya mamaya si Rain, babasa siya na inakabahan. So, umpisa lang yun. Bigay mo lang yung kaya mong gawin. Di ba? Tapos kung ano yan, di pagtsagaan na natin. Dati nga kami, tinitingnan ko yung mga picture namin. Kami-kami lang, ni Brad. Eh. Nakita ko tuloy itong ano, pangit pa nga nito. Eh. Pininturahan namin. Tapos konti lang kami dito. Ito, isa-isa pa yan. Ang hirap pinturahan nito kasi basta hindi kumakapit yung pintura. Yan, naasal na kami. Tinanggal na natin. So, okay na yun. Katanggap-tanggap na yun. Pero habang nagtatagal ka, katulad niya, si Brad, nag-improve na, di ba? Ganun din sabi sa akin yung pastor eh. Dati, hindi ako maintindihan. Hanggang ngayon naman. Hindi. Nag-improve ka. So, bigay mo lang yung kaya mo ngayon. Ma-achieve mo yan yung acceptance ng Panginoon, di ba? Pero, pag habang tumatagal ka nga, dapat nag-improve ka rin. Yan ang ating pag-uusapan, ha? Paglilingkod sa Diyos. Okay. So, as introduction again, bigyan muna natin itong example po ni Paul. So, si Paul ay pag tinignan mo sa Bible, parang wala ka na masabi sa kanya. Lahat nagawa niya na eh. The great apostle nga tawag sa kanya eh. Hindi naman ito, parang tao ba to? Ang dami niya na plant na church. Wala naman nag-umpisa sa kanya. Hindi naman, katulad ngayon, kung makapag-plant ka ng ganong karaming church, eh, madami na tayong history, alam na natin kung paano gawin, pwede mong aralin yan. Si Paul, wala eh. On the fly siya eh. Ibig sabihin, ngayon niya naisip, nag-pray lang siya, sinabi ng Diyos, gagawin niya na yun. Nagawa niya. Pero yung sinabi niya, kasi yung iba nagdududa sa kanya. Okay? At yung parang preaching natin last time, okay, 2 Corinthians kasi, pati 1 Corinthians, may mga giving dyan eh. Okay, sinong wala dito na Thursday? Dito naman kayo lahat, di ba? Giving. Okay? So, ngayon sinasabi ni Paul, kasi nagkakagulo sila dun. Kasi sinasabi niya, ito, si, alala niya po si Titus. Alam niyo yung book ni Titus, pastor kasi si Titus. Dati, inalalay niya si Paul. Kasi sabi niya dito, nagdududahan niyo ako. Yung aking lingkod, si Titus, pinapunta ko dyan, ninakawan ba kayo? So, sinasabi lang ni Paul dito, wala kayong dapat pagdudahan sa akin. Kasi minsan, ang hirap ng sa ministry, kahit sa atin ngayon, sa, kunwari, salamat nga kayo, kasi mga active kayo, di ba? Pero minsan, nag-iisip yung mga magulang nyo rin, di ba? Ano ba so, lagi na lang dyan si yung anak ko eh. Dapat kasi andito ka rin eh. Ilang sabi ko dyan eh. Kung duda ka, andito ka, mabantayin mo yung anak mo. Ako nga, hindi ko basta-basta putayin yung anak ko kasi nag-ano, kahit lalaki yan. So kaya dapat, samahan mo. Yun ang dapat. Anyway, kung nagdududa kayo, parang sinasabi ni Paul dito, edi, ginawa ko na yung dapat kong gawin eh. Ano pa? Kaya sabi niya dito, again, thank ye that we excuse ourselves unto you. So kaya ba binibigyan, ba tinuturo kayo magbigay para yumaman ako, ganun ba yun?
And we speak before God in Christ. I mean, naglilingkod kami sa Diyos. Bakit kami gagawa ng ganyan? Okay? But we do all things dearly beloved for your edifying. So, kung ano ginagawa natin dito, may seminar na naman, soul winning na naman. Para kanino ba yun? Para sa inyo rin yun eh. Kung ako lang, gusto ko na magpahinga. Gusto kong gawin yung ginagawa ng ibang pasto, puro basketball. Oh, tsaka puro fellowship yung magbubulaan lang, di lahat ha. Nakikinig kasi, baka nakikinig eh. Inakala ko sarili nyo, okay? So may mga ganun, eh, kwento sa akin eh. Alam mo, pastor, ganito, nakarating ako ng ganyan, naisip ko kasi siguro, maganda yung programa siguro nito. E di siya, pinaisip ko, anong pastor ginawa nyo doon? Nakarating kayo ng ganyang lugar, ganyan. Ano, basketball? May ganun pa eh. Mabuti man lang ako nag-soul winning siguro, before and after, okay lang yun, gagawin natin yun. Kaya kanina, kahapon, nakikita ko yung mga lalaki, mambirat, lalakas eh. Nagkaroon ako ng vision. Sige, basketball team to. Pabibigyan kayo namin ng ano, uniform, sapatos, tapos lalabanan natin itong mga church doon. Ganoon kasi ginagawa nila. Fellowship din. And lalakas na si Adam. Lalakas pala, you know? Si Rain, pinakamalakas si Rain. Madakdak eh. Joshua, Stephen, tututo rin yan. Pero gagawin natin before and after soul winning, di ba? Pangit naman ng ano, puro basketball. So kaya sinasabi dito, kung minsan nahihiya rin ako sa mga magulang nyo, yung iba naman, hindi ako dapat mahiya eh, pero ako yung nahihiya eh. Oh, andiyan po yung anak ko, baka ano. Ako yung nahihiya tuloy eh. Nagawa natin ng ano, may pagkain pa. So, naintindihan nyo yung ginagawa ni Paul, dududa pa kayo? Hindi kami nagbibigay ng excuse sa amin. So, gusto ko lang introduction ha. Gusto ko lang sabihin, even mga mature na, mga pastor, mga soul winner, mga evangelist, katulad ni Paul, anong sa amin yung excuse? Ibig sabihin, hindi yan welcome sa amin. Hindi yan gagamitin namin para sarili namin. Okay? Parang ganun ang sinasabi dito. Alam mo to eh. Parang tinuturoan sila magbigay. Sige, bigay pa. May gagawin tayo doon. Bigay lang kayo. Tapos yung pala, nagpayaman si pastor, di ba? Hindi ganun. So, huwag niyong isipin na kayo lang yung lagi pinipressure. Pastor, attend na naman, maaga na naman, activity na naman. Huwag kayong mag-excuse kasi kahit mga lingkod ng Diyos ay hindi immune dyan. Okay, so yun yung introduction lang. And then, pangalawang introduction sa Romans. Dito natin kinuha yung ating title kasi may sinabi dito eh. Lahat ng creation ng Diyos ay pwede ba sabihin sa Diyos, Lord, di ka naman intindihan eh. Eh, may Diyos pala. Ba't kaya ako sa impyerno? Eh, hindi ko naman alam na may Diyos. Yun ba sabi ng Bible? Pag nag-soul winning tayo, pwede ba namin kayong sharean? Ay, ano yun? Kristiyano na rin kami. Yun yung nakakalungkot sa panahon natin ngayon. Ang dami nilang excuse. Daming alternative sa totoong salita ng Diyos. Kaya pag andun tayo, parang naugulat sila. Eh, tayo naugulat din. Kasi kaligtasan to, yung pag-usapan. Ako naugulat sa'yo, ano ba gusto mo? Anong paniniwala mo? Walang langit, walang impyerno, sigurado ka na ba? Ba't nagkakagulatan tayo? Kasi nga, nabiktima sila. No? Pero kung gusto ko sabihin, sila, may excuse ba sila? Nasabihin nila, ayoko niyan, kasi hindi ko alam yan, hindi ko maintindihan eh. Sabi sa Bible, sabi dito, umpisa natin sa 19, may basa, ready, go. Because that which we do not of God is manifest in them, for God has shown it unto them. For the invisible things of Him from the creation of the world are clearly seen, being understood by the things that are made, even His eternal power and Godhead, so that they are without. Okay, so ito po yung example natin muna sa mga unbeliever. Okay, hindi pwede sabihin unbeliever na hindi ko naintindihan ng Diyos, hindi ko alam na may Diyos pala. So, sa experience natin, pag nag-soul winning tayo, hindi ganun, di ba? Alam nila, hindi lang sila na-lead sa tamang paraan ng kaligtasan. At naloko sila ng sinong kulto, of course, Catholic, Iglesia ni Manalo, kung sino man niya, Pentecostal. So, in a way, okay, sige, hindi ka natutuan ng tama, kaya nga dito kami ngayon, di ba? So, pero hindi ka pwede sabihin,
nga, nagising sila, nasa impyerno sila, hindi na pwede sabihin sa Diyos na, Lord, pwede ba excuse ako kasi pinanganak ako, Muslim country. Pwede ba sabihin ganun? O Catholic country? Or, hindi pwede sabihin yung kahit mga unbeliever, sabi, sinasabi ni dinideklare na salita ng Diyos, alam mo yan. Okay? Yung mga bagay na patungkol sa Diyos, alam mo yan. Pag sinabi manifest, kitang-kita yan, latag yan. Sabi dito, for God that showed it unto them. Kahit pa unbeliever ka, makikita mo sa TV, iba nag-pray, Lord God. Hindi ka lang magtatanong. Tanungin mo, magulang mo. Tapos kung after na niya, mga unbeliever, mga Kristiyano na, bakit, pastor, ganun ginagawa natin, bakit sila ganun? Hindi ka magtatanong nun. May excuse ka ba para sabihin na hindi mo gagawin yung dapat mong gawin sa mga hindi paligtas na para maligtas ka? May excuse ka ba? Kaya sabi dito, yung mga hindi nakikita na patungkol sa Diyos, na kahit dating ginawa pa, okay, ngayon, ang dami mga science presentation, di ba? As in, parang mga visualization na nangyari, Big Bang. Ganito yan eh. Di ba? Paano nila drawing? Doon ba sila? Kaya nga, visualization, yung pinopropose nila nangyari. So, magtatanong ka pa rin, kahit hindi ka Kristiyano, possible ba yun? Di ba? Dapat magtanong ka eh. Sinabi ng 80s na yan, nang galing tayo sa ganyan, then sumabog. Saan nang galing yung... Kung ano man yun, di ba? Saan nang galing yun? So that may clue ka pa rin na parang malito tinuturo natin. Tsaka millions of millions years ago, dati ganito, naging pusa, naging aso, evolution, na nagtatanong ka nun. Di ba? Eh sabi dito, totoong Diyos, mali yung sinasabi nila, totoo yung Bible ngayon. At sabi ito, being understood by the things that are made, eh, lahat naman ng bagay, ginawa. Especially tayo. Kasi mga aso din yung tatanong yan, paano sila ginawa? Yung puno. So tayo yun, sinasabi dito, lahat ka, kahit 80s ka, kahit Judas ka pa. Tatanong mo sarili mo yan. At naiintindihan mo yan, may gumawa niyan, hindi yan nangyari ng ano lang. Dati kang uod, dati kang naging tao. Millions of years. Imposible yun. So, ang sagot lang dyan, ang Diyos yun. Ginawa ka ng Diyos. Nakita, naintindihan. At hindi lang yung creation, yung eternal power ng Diyos. Yung Godhead, pagiging Diyos. Hindi mahirap intindihan kahit mga bata nga, inilikha ng Diyos. Naintindihan po nila yan. So, kaya yung sabi dito, they are without excuse. Kaya pag nag-soul winning tayo, hindi yung ikaw yung takot. Eh, baka hindi naniniwala sa Diyos to. Sila matakot sa atin eh. Alam mo na to. Handa ka na eh, di ba? Si Yesha, mauturin yan. Oo. Oh. Sila yung dapat ako. Observe nyo. Ako ba'y napakagaling na tao? Pastor, alam mo na eh. No? Pero nag-umpisa rin ako dyan. At sabi nga sa inyo sa amin, hindi masyado yung soul winning. O, paano ako natuto? Talagang inano ko rin. Inaral ko rin kasi pag ganyan, nakikinig ako at nag-iisip ako. At pagkatapos ko nyan, tapos ang trabaho, nag-aaral ako. Amen? Amen. So, wala tayong excuse. So, punta tayo sa mga mananampalataya. Okay, ito yung mga unbeliever. Wala silang excuse. Ganon din tayo mga believer. Niligtas ka na ng Diyos. And then, papalaki ka na lang ano, ng tiyan. Hindi ganon. Maglilingkod tayo sa Diyos. Eh, mahirap eh. Talaga. Pero wala pa rin tayong excuse kasi aralin natin. Okay, so number one, meron tayong tatlong points. Number one, part one is why and how we should avoid excuse. Bakit dapat ang iwasan na gusto kong magsinungaling? Kaya ako hindi nakapag-memorize kasi meron ka na nga last week eh. Di ba? Wala tayong excuse. Habang natutulog, hindi natutulog, huwag naman natutulog. Kaya, kahit ano may ginagawa ka, di ba? Nag-aral ka pagkatapos. Memory verse. I-quote mo lang. Kakabisado mo na last week yun eh. I-quote mo lang. Subukan mo lang i-quote. After na isang module mo, i-quote mo ulit yung isang verse. Wala kang excuse. Amen? So yun, why and how we should avoid excuses. At pangalawa, mamaya, matapos natin yung umaga, pero basta yung bandang huli, consequence of excuses para ikaw na may manghinayang. Okay, para may application tayo. Kung alam mo na kung bakit at hindi tayo dapat mag-excuse, parang bibigyan kita ng dahilan para hindi mag-excuse lalo. Amen? So number one, bakit
Bakit hindi tayo dapat mag-excuse at paano? So number one, sabi sa verse 16, yung una doon, sabi dyan, no? Sabi dyan, and then said he unto him, mga ito po yung parable po to. Ano ulit yung parable? Isang kwento na nagtuturo sa atin ng mga dapat matutunan spiritually. Okay? So malalim kasi minsan mga principle ng Bible, ginagamitan tayo ng Panginoon ng kwento. Dapat tama yung ating pag-unawa. So meron siyang, meron daw isang tao na naghanda ng great supper. So sino dito nakakain na ng pinakamatindi? Saka na nakakain ng pinaka, wow! Ito mayamang, payabangan yan eh. Ako wala nga akong alam eh. Pero si Bud may konting alam. Ako hindi ko na maaalala yung pinakinain na naming itolyokan. Viking. Alam na mga sigat, Vikings. Isang beses pa lang ata ako dyan. Buffet 101. Pero wala kayo kasi kami, may mga training kasi smart eh, ng maganda smart. Nakakain kami sa hotel. Hotel. Nakalimutan ko, alam mo. Pero basta, agahan, tanghalian, wow, ganda, di ba? Hindi ko na alam kung ano yung inain na basta masarap. Okay. Diyan nag-iayabang ha, gusto ko na sabihin, wow, great supper, kahit anong gusto mo. Mga hindi mo nakakain araw-araw, di ba? May naghanda raw noon, unari si Brother James, unari lang. Ma'am Joanne. Great supper. Uy, inimbita ka. Anong gagawin mo, Yesha? Inimbita ka. Hindi mo nakakain yun, tapos andun, hinanda na lahat. Pupunta ka ba? Tagal nag-isip ha. Ikaw? Ano gusto mong kainin? Naisip niyo ba yon? Sa Facebook, ang dami. Ako pag sa Facebook, nagugutom ako kahit busog na ako. Kasal niya. Diba? Oh, kasal niya. Ah, sige, ganun na lang. Eh. Meron na ba? Wala, wala na. Okay. Basta ko naman si Brad ay nag-ano. Wala ka namang excuse kasi sasunduin ka. Tsaka supper. Okay? Kung may nag-aaral ka man, nagtatrabaho ka, tapos na yun dapat. Amen? Gabi na eh. So, inimbitahan tayo lahat ngayon. Pupunta ka ba? Imagine nyo ba? Imagine nyo, anong mga papakain mo doon, Brad? Lechon. Spare ribs. Turkey. Masarap ba yun? Turkey. Ano yung lagi sasabi? Filet mignon. Ano man yun. Di pa ako nakakita nung, pero masarap daw yun. Mahal. Yung pinapanood ni Stephen dito, yung mga mahal, yung mga ano-ano. Mga ganon, mga lobster, yung mga ano-ano. Basta, mahal. Hindi ko nga alam, makakainin ko yun. Steak. Mga steak, kung ano man yan. Okay? Na-imagine nyo na? Ngayon, itong mga to, ano sabi dito? And said this, sinundo pa. Chik. Sasakyan dyan, oh. Ting, ting. Gabi na yan, ha? Oh. Sir Rain, kayo po inimbitahan ni Brother James para sa supper. Sige na po. Oh, tinext ka na, may email pa. Oh, sige, pupunta ka ba? Sabi dito, oh, handa na lahat. Kakain na lang tayo. Problema, tumanggi. Siguro ito mga mayaman din. Ano ba kakainin ko dyan? Eh, mayroon din naman ako dito. Okay? So kaya number one, yeah, malalaman natin ngayon yan dito, Rain. So number one, bakit ka hindi tayo mag-excuse lalo na pag Panginoon na nag? Pero usapan natin paglilingkod sa Diyos. Bakit hindi tayo dapat tumanggi at magbigay ng excuse? By the way, yung excuse pa lang yan kasi nungalingan na yan, di ba? So number one, sabi dyan, great supper. Pag ang Diyos ang naghanda, the best yan. Amen? Parang dito, alam nyo, ako, inaaral ko to, alam nyo yung baptist, pag tinignan nyo yung history ng baptist, nasaan ka na, page ka na doon, bag? Hindi, doon sa binigay kong libro. Sa The Great Baptist Witness. Okay lang yan. Basta maganda yan. Introduction
Introduction, okay? Pinahirap ko, next, kayo. Sa magandang, alam niyo yung baptism, hindi tayo basta-basta. Minsan, yung iba, ganyan kasi yan eh, pare-pareho lang yan. May narinig akong ganyan, siguro hindi rin ano. Yung ibang, di ba, yung ibang umatid dati dito, narinig ko lang, ah, doon naman kami next time, doon may bigayan kasi doon eh. Ah, dyan, may anong babo, ah, punta rin kami dyan. Sa tunay na Panginoon, sa church niya, hindi yung basta-basta. May pagkain din kami dito eh. Meron din kami CCF dito. Meron din kaming jokes dito eh. G12. Yan ang problema. Yun ang nakikita ko dito. Amen? Or kahit mga Kristiyano rin, yun, may nakilala mga Baptist din to. Hindi muna kami atin, bastog. Ah, sige. Dumadalas. So, mayaman eh. Nagpala na. Sabi, malayo, pastor eh. Sasakyan ka naman eh. Ilang sasakyan nyo eh. So, nakikita nyo na ba? Something's wrong. Pag tinatanggihan mo ang Diyos, nag-imbita siya, tatanggihan mo. Ngayon, siguro yung mga bata kasi hindi po siya doon naitindihan. Ito yung mga matanda. Kami, pag naghanda kami, magdadamdam kami pag hindi kayo pumunta. Alam nyo ba yon? So, lalo na pag nag-usap-usap na tayo. Ganun kami pag sa mga fellowship. Ano hindi kayo ata? Sige, two months in advance, may date na. Kasi biglang di sisipot. Ibig sabihin nun, hindi niya pinahalagaan yun. Yun lang yung sabihin nun. Tumisa sa ating paglilingkod natin sa Diyos, kaya ito, sinasabi na natin April, kung ano man yun. Basta yung holiday. Okay? Ngayon tayong gathering ulit para mag-aral. Ngayon, Sabado naman natin, every Saturday na yan, soul winning, tapos mamaya, soul winning. Nag-aalala kami pag hindi kayo matin. Okay, so number one, bakit hindi tayo dapat mag-excuse pag ang Diyos ang nagplano? Maganda yan. Pastor, yung CCF, mayroon din preaching eh. Ang dami nga nila eh. Sigurado kang pareho ng hinahanda yan dito. Ako minsan, di ko na nga pinapagawa yung isa na, yung isa lang pinakinggan ko eh, sablay pa eh. Kaya, NG told me, pinapakinggan ko, parang ginagaya na rin ng mga Baptist. Masalamat sa Panginoon, medyo na-discern ko yun eh. Kaya, ang dami rin di ko in-accept sa ibang Baptist. Kaya, pag ang Diyos na naganda, yun lang ang message ko dito. Number one, pag ang Diyos, alamin mo kung ang Diyos na may kalooban ba ng Diyos siya na mag-church ka? Kalooban ba ng Diyos siya? Nasa church ka na? Nakikinig ka ba? Kung kalooban ng Diyos yan, bigay mo yung oras mo. Bigay mo yung attention mo. Amen? Hindi mo iba yung ginagawa mo. Mas mahalaga ba yan? Amen? Imagine mo yun. Yung kaya tinatanong kanina, ano ba yung gusto kong makain? Nung kami, pinaghanda rin kami. May pagkain palang ganyan. Ang sarap. Kakain lang naman eh. Alam mo ba, pag hinanda yan, special yan. Amen? Merong pinakain dati sa amin sa Japanese restaurant. Bira, sobrang ganda yung pagkakaluto. Yung ano? Hindi ko alam yun eh. Basta yung naalala ko yung parang crab. Sobrang ganda ng pagkakaluto niya siguro. Napakainit ng mantika. Kasi pag kinain mo siya, hindi mo na kailangan alisin ng buto. Kasi yung mismong buto, sarap. Crunchy. Ha? Pwede nang kainin. Kasi yung mga sauce na hindi mo na encounter kung saan-saan. Intindihan niyo ba? Pag ang Diyos ang naganda, expect mo the best. Huwag mong tanggihan. Amen? Amen. Itong every Sunday natin, this is Sunday morning. Hindi yung katulad ng CCF, ng Catholic. Ha? Hindi ako papayag. Dahil hindi talaga. Number one, the Lord's plan is so great. Be a part of it. Okay? Long for it. And then participate at least. Yung mga bago, at least, ibang church nung discerning kasi ligtas muna eh. Yun naman talaga dapat, di ba? Ito, naglolokohan lang itong mga ito eh. So parang kakaiba to. Anong gagawin ko? At least pumunta ka naman lang. Amatin ka. Mag-curious ka. Iba to. Dito pare-pareho. Especially yan. Ganyan. Every service natin. Dapat inaano mo na. Ang ganda ng mensahe ngayon. Next week kaya. Ano kaya naman? Special yan eh. Handa ng Diyos. Amen? Hindi ako Diyos ha. Pero yun ang ano natin. Ang Panginoon na ibigyan tayo ng magandang mensahe. And then, you have the invitation, sabi doon, di ba? In-invite, pag sinabing bade, in-invite, lahat ba invitado? Hindi mo tayo kasi lahat eh.
Pero depende nga sa nag-invite. Kuna, si Brother Jake Rana, nabili niya yung sa Indiana doon. Oh, kaya na, kahapon, sikip na sikip kami. Eh, sabi nga sa inyo, yun ang panalangin ko sa akin na Brad eh. Magpalain siya kasi naglilingkod sa Diyos eh. Amen? Kung mabili niya yun, tapos yung iba, kasyang-kasya tayo doon. Wala kang excuse na susunduin ka pa. Kaya, may chance ka. Yun lang sabihin, gusto ko sabihin dito. May servant pa siya. Sinundo ka pa. Wala kang excuse. Amen? And then, ganun din. Pag si Pastor din, nagtuturo. Okay. Ganda nun ah. Ano ba nun yung aralin mo? Bakit kaya ako in-invite? Number one. Okay, actually, may ano to eh. Medyo may yung pinag-atala natin sa mga Hudyo to eh. Mamaya, pupunta tayo dun eh. Bakit hindi lahat? Una, ba't hindi lahat? Diba? Kaya makikita natin namaya, para sa lahat pala yun. Pero sa mga Hudyo, sila yung dapat talaga naglingkod sa Diyos eh. Biroin mo, ito yung mga tatay-tatay na natin. Diba? Maganda yung kanta nung ano eh, yung dakilang katapatan. Binibida nila natin. Kasi ibig sabihin, parang sabi sa kanta na yun, sa ugat ng aming lahi. Dati na siya nagtatapat. Di ba mas maganda yun? Yung lolo mo, soul winner. Ikaw, soul winner yung nanay mo. Ikaw ulit. Kasi yung mga anak mo, tatrain mo din. Yung mga Hudyo, ganun sila. Sana. Di ba? Nakita nila kung paano sila niligtas ng Diyos sa Egypt. Hindi yung ginawa ng Diyos araw-araw. Ginawa lang sa kanila yon dahil parang malis na sila doon. Nakabilanggo sila doon. Kawawa lagi sila doon. Inalis sila, tapos nilagay sila sa maayos na kalalagyan. Tapos sabay sasamba sila sa Diyos-Diyosan. Yun ang ginawa nila eh. Kaya yung sabi ko lang dito, ngayon, kayo, naging baptist na kayo, aalis mo ba kayo? Ewan ko na lang. Diba? Kung naiintindihan nyo, yan, maganda yung mabasa nyo rin yung history ng baptist. Natake lang natin yan, diba? Andito ka ba nun? Church history, seminar. Wala ka nun. Palang malungkot ka eh. Yun ang tinukoy na yun, sa simula hanggang Catholic ano, Protestant, inisa-isa namin yun eh. So, napunta ka sa baptism, salamat sa Panginoon. Yung iba, hindi makalis dun eh. Kasi naloko na sila, hindi sila alaw ng magulang nila. So, pahalagahan natin yung ginawa sa atin ng Panginoon. Amen? Amen. Number one, maganda ang plano ng Diyos. Mag-participate ka. I-design mo yung tamang pagkain. Yung ganitong klase ng preaching, hard preaching, hindi katulad sa iba, binobola sila. Bandang huli, ganun din yung mga ano nila. Kaya hindi ligtas, hindi lumalago. Bulahan yung nangyayari. Hindi tayo ganun. At lalong sana ma-appreciate nyo yun. Yung ibang kilala ko yung pastor, yun, nabigyan ng ano, ng hina na rin. Hindi na sila mag-i-preach ng ganito. Iiwasan nila yung mga bakla, iwasan nila yung politika. Huwag natin murahin yung presidente kahit loko-loko talaga. E preacher ka eh. Hindi lang kayang gawin yun. Sinasabihin sa kanila, ayan, si ganyan, ganyan yan. May pinoprotektahan na sila. Na interes. So, kaya itong ginagawa natin ngayon dito, hindi na, nito nangyayari sa maraming lugar. So, kaya katulad itong mga inimbita na ito yung hinanda ng Diyos, pagsasaluhan natin ngayon. So, tayo ngayon yun. Itong pag-aaral natin salita ng Diyos, hindi nangyayari sa iba yan. Ang sinoserve doon, mga ano na lang, ano sa bakdo, happy meal. Masarap din yun, kaso walang sustansya. Mga pangat. Diba? Mga ganun. Mga kung sino na naghanda yun. Sige. Yun ang pinapakain doon, gusto nyo? Sana natin na-appreciate natin kung nasan kayo ngayon. Amen? Hindi kayo nakatingin sa numbers. So, pangalawa, bakit hindi tayo dapat mag-excuse pag ang Panginoon ang naghanda sa atin? Inimbita tayo. Number one, pag ang Diyos ang nagplano, maganda yan. Pangalawa, it is convenient. Okay, hindi ko sinabi madali maglingkod sa Diyos, ha? Pero ginagawa niyang madali. Yun ang sinasabi ko. At tulad ngayon, soul winner na kayo agad, di ba? Yung iba dyan, 10 taon, 20 years na sa church, baptist pa yun, ha? Hindi pa rin marunong. Oh!
Galit pa yung pag ginano, soul winning tayo. Umilipad din yung utak nun. Amen. Yung pag ganun eh. Gusto mo yung ganun, puro excuse na lang kayo? Yung mga ganun. May i-active ng isa, dalawang linggo. Papapicture-picture pa yun. Nag-soul winning kami. Ba't ka musta si ganyan? Sumasandi na. Wala. Eh, nag-soul winning sa kanila, mga bayaran. Hindi masama yun, ha? Pero in a way, masama yun. Pag sila lang yung gumagawa, kaya ginagawa yun. Kasi, eh, pinapasweldo ka eh. Something is wrong kasi dapat ito yung gawain ng Panginoon. Dapat excited tayo. Dakilang gawain ng Diyos eh. Itong buhay natin, lilipas lang to. Kasi hindi ka magpa-participate. Okay, kaya number one, the Lord's plan is good. Pangalawa, convenient. Ibig sabihin, katulad sa kwento natin, ano sa, sinundo pa. Ding, ding. May sasakyan. Ay, wala akong iwanan. Anak ko, sama mo na. Diba? Ganun yun. Pag mayaman talaga, pag... Eh, may katulong ako. Sama mo rin! Ay, may busy. Isama mo na lahat! Sabihin, di ba? Ganyan tayo eh. Pastor, yung tatay ko po, hindi nainiwas. Sharan din natin. May excuse ka ba na hindi na maglingkod sa Diyos pag ganun? Tsaka, sabi nga dito, supper time. Matatawa ka din sa mga excuse mamaya. Okay? Hindi ako makakapunta dyan kasi ganyan. Gabi na eh. Kakain lang tayo, mag-enjoy. Kwentuhan. Kain ng masarap na pagkain, then uwi na. Hindi naman ano eh, hindi ka naman ampunin dun eh. Okay? Sabi dito, verse 17, and sent his servant at supper time to say unto them, come, all things are ready. Hindi ka na mag-iisip, may allergy ako sa kanya. Hindi, meron kang pagkain para sa'yo. Diba? Ay, wala akong sasakyan. Marami kami. Meron na sasakyan dito. Ano pa? Ano yung mga excuse? Wala akong suot. Okay na yan. Kakain lang naman eh. Masarap ng ganito, no? Ano pa? Hindi ka pa nalang. Obviously, nasabihan na to ng advance. Okay? Kaya nga naka-ready na ng excuse nila eh. Okay, so paglilingkod sa Diyos po, convenient niya, ibig sabihin, kaya tinuturoan ka na eh. So meron ng una nag-aral, papakita sa inyo kung paano mag-soul winning. Ah, ganun lang pala. Hindi na mahirap. Amen? Okay? Pag siya may servants, ibig sabihin, dito basta-basta lang. Naisipan niya lang yung kapitbahay mo, maganda nga ako. Organize to. Amen? Readiness and organize siya. May mga tagal paglingkod pa sila. Kunwari, ang in-invite ko, 20. Yung servant ko siguro, susundo sa inyo. Sige, mga 5. Hindi ka pa mapupunta nun? So, number 2, it's convenient. Anong gagawin dapat natin? Eh, take advantage na, no? Hindi masama mag-take advantage. Andiyan na yung Lord's provision, eh. Ang naghanda, ang Panginoon, pag naglingkod ka, may reward. Nag-i-enjoy ka pa. Na habang naglilingkod, eh, man, sino ditong asal-nasal pag may soul winning tayo? Di ba? May problema na lang talaga sa'yo. Kasi yung ginagawa namin, eh. Para sa inyo, mag-church ka, naka-aircon ka pa. Ano pa? Gusto mo minsan magpa-ano, magpakilis na mukha pa, hindi ka na-asal sa akin, eh. May na-asal pa sa mukha ko dito? Ayun, mag-gaspa. Hindi. So, take advantage na, amen. Pag kumatalino ka, nakita, hindi ka naman inaano, maglingkod ka na sa Diyos. Ang ganda pala, may reward. Medyo may konting tabaho. Eh, sa case nga nito, wala na eh, di ba? So, yun. So, this time, pabuti natin mamaya, ha? Kasi, umiinit ako eh. Ang ganda kasi ito para hanggang mamaya. So, sinong wala dito mamaya? Excuse! Wala sa ata excuse mamaya, ha? Walang magkakasakit, walang tatama rin, walang inantok, walang gutom. Okay, kakain tayo ngayon. Anong gusto ko sa mga ano natin eh. Okay, so mamaya, pagpatuloy natin, number 3 niyan, titingnan natin yung mga excuses na walang kakwenta-kwenta. At titingnan natin, of course, yung mawawala sa atin pag nag-excuse tayo.
puro excuse, nasanay ka na mag-excuse, okay? Let's pray, Lord. Maraming salamat at kami po ay pinagpala niyo yung salita, Panginoon. Example ng inyong paglilingkod din sa amin, na kami po'y paglilingkod din sa inyo. Pero kayo po'y nauna na. Hinandaan niyo po, parang isang kumpanya, Panginoon, nahandaan na lahat. Mag-onboard na lang kami, Panginoon. So I pray na maintindihan namin ito, Lord. I-desire namin na maglingkod sa inyo ng tapat. Nataan dyan naman ang inyong blessing na hindi pangkaraniwan. So I pray na tuluan niyo po ulit kami mamayang hapon. Balik niyo po ang bawat isa. Soul winning, Panginoon. Magkabayin niyo isa. Bawat isa at ang kakainin, Panginoon. Basbasan niyo rin po, Lord. At maging kalakasan namin. Salamat po sa naganda. Palahin niyo bawat isa. In Jesus' name we pray. Amen. Okay.